have endeavored to preach the whole book of Isaiah, then we cannot escape, and we must put our minds into it. At pumunta po tayo sa Isaiah chapter 10, doon sa mag-umpisa tayo sa verse 5. At talon-talonan po natin yan, hindi yung buong sunod-sunod, ano? Pero dito sa verse 5, O Assyrian, the rod of mine anger and the staff in their hand is mine indignation. I will send him against an hypocritical nation and against the people of my wrath. Will I give him a charge to take the spoil and to take the prey and to tread them down like the mire of the streets? Howbeit he meaneth not so, neither doth his heart think so. But it is in his heart to destroy and cut off nations, not a few. Punta po tayo sa verse 12. Wherefore it shall come to pass, that when the Lord has performed his whole work upon Mount Zion and on Jerusalem, I will punish the fruit of the stout heart of the king of Assyria, and the glory of his high looks. For he saith, by the strength of my hand I have done it, and by my wisdom, for I am prudent, and I have removed the bounds of the people, and have robbed their treasures, and I have put down the inhabitants like a valiant man. Shall the axe boast itself against him that heweth therewith? Or shall the saw magnify itself against him that shaketh it? As if the rod should shake itself against them that lift it up, or as if the staff should lift up itself, as if it were no wood. In these verses, brethren, the sovereignty of God is displayed. And we can see how wonderful and powerful is our God. Dito po ay nagpakilala, pinakilala at pinakita ng Panginoong Diyos yung isang side niya, yung napakalalim na hindi maaarok ng tao na kapangyarihan ng Diyos at kung gaano siya kamangha-mangha, wonderful. Because here we see that sa verse 5 sabi niya, Assyrian, tinatawag niya yung Assyrian. Now what is Assyrian? In that time, Assyrian is the wicked nation. It is the enemy of Israel. And they are a damned nation. Pero ang sabi niya dito, as O Assyrian, the rod of mine anger. Ikaw ang aking patpat. Ikaw ay aking gagamitin, Assyria, upang hatawin ko ang isang bansang ipokrito. Meaning, yung kanyang favorite nation, yung kanyang chosen nation. Gusto niyang hatawin. Ayaw niyang gawin direct. Alam niyo, maraming pwedeng panghataw ang Panginoon. Pwedeng, kagaya nung ginawa niya sa plagues of Egypt, no? All are were acts of God. Wala siyang ginamit na ibang bansa. Direct, locust, frogs, the water turned to blood. Walang ibang bansa kundi doon lang mismo. Ngayon, pero God is also free to use other nations to punish another nation. So, yan ay nagpapakita sa atin ng kapangyarihan, kung anong sakop ng Diyos. That is God being God. And this is a high doctrine na kailangan din natin i-preach at pag-aralan at para makita natin the whole glory of God. We have a glorious God who deserves all the honor and praise, and He wants to be glorified, and He wants to be known the way He should be known. Imagine using a wicked nation as a rod of His anger to punish Israel.
supposed to be his favorite nation. And this shows to us that God is in control of all things. And all are mere instruments. Tayo, we are instruments of God in His hand. Ang atin pong Panginoong Diyos ay siyang gumagamit sa atin kung saan man tayo ano man ang ginagawa natin, merong input ang Panginoon dyan. Merong kilos ang Panginoon lagi dyan. Kahit yung sarili mo na desisyon, akala mo ikaw lang mag-isa, sovereignly ang kumikilos at nag-iisip at nagde-decide sa sarili mong buhay, pero deep within, in the background, God is in control. Kailangan po maintindihan natin yan. Kasi pag hindi mo maintindihan yan, lagi kang madidepress or lagi kang in conflict with the will of God. Yun ang mahirap. Misa may mga ibang paliwanag. Kaya ititwist nila yung salita ng Diyos. At sabihin nila, ikaw yan. Mag-isa ka yan. Pero bakit ganito nangyari? Hindi ko ma-explain, pero kasalanan mo yan. Ito nyo, tingnan natin paano magde-develop to. God use even the wicked as instruments of righteousness. See? What is the righteous act of God? To punish the hypocrite. That is righteousness. Pagka pinaparusahan ng Panginoong Diyos, binubulgar ng Panginoong Diyos, pinapalo ng Panginoong Diyos, ginugulo ng Panginoong Diyos ang isang hypocrite, ang buhay ng isang hypocrite, ang bansang hypocrite lalo na, that is righteousness. That is good. The discovery of evil is good. Tama. Evil should not be hidden, remain hidden. It should be exposed. And therefore, ginamit ng Panginoon ang isang wicked nation, Assyria. And even that the Assyrian, maybe in the beginning, they did not know that they are being used of God. They are ignorant of the God of Israel. Meron silang sariling Diyos . Meron silang sariling theology. At yung isa lang yan sa mga Diyos na idinadagdag nila. May actually noon ang uso, bawat bansa may kanya-kanyang Diyos. Merong pet God. Parang sa atin sa Pilipinas, bawat bayan merong santo. Ano kaya ang magiging pag si Cory naging santo, ano kaya ang magiging sang patron siya sa EDSA, no? Patron ng lahat ng tumatravel sa EDSA. Merong kanya-kanyang santo bawat bayan sa Pilipinas. At yan ay namana lang natin sa mga Kastila, no? So ito po, ganito naman, ito nakita natin ancient time pa pala. Panahon pa ni Isaiah ay meron na palang ganun na bawat bansa merong mga pet gods and the God who rules and the God who is worshipped. And therefore, itong Assyrian, hindi niya kinikilala si Jehovah. Pero hindi niya alam ginagamit siya ni Jehovah. They conquered Samaria, no? They conquered Samaria and the outskirts of Judah. Pag binasa niyo po yung buong chapter, itong Isaiah chapter 10, and comparison sa 2 Kings chapter 18, diyan po natin makita, magkaparter yan dalawang chapter na yan. Isaiah chapter 10 and 2 Kings 19, magkapartner yan. Diyan natin makita yung hand in hand, ano nangyayari. Na itong Assyria ay na-conquer niya na muna yung Israel. No?
Samaria, na tinatawag na Samaria. Kasi noon, hiwalay na eh. Panahon niya isa, hiwalay na. Meron ng Israel, which is called Samaria, and Judah. Hindi na buong bansang Israel. So, na-conquer niya na yung Samaria, and this time, na-conquer niya na rin yung outskirts ng Judah, yung mga, ito yung, kumbaga, ito yung mismong city of Judah, city of David, yung lahat ng mga nasa labas nun, nakuha na rin nitong hari ng Assyria as punishment. Pinayagan ng Panginoon, hindi sila pinagtanggol ng Panginoon. Pagka ikaw, kahit ikaw ay anak ng Diyos, pagka pasaway ka, baka minsan merong oras na papabayaan ng Panginoon yung sitwasyon mo na ikaw ay mag-suffer para bigyan ka ng paalala, hoy, bumalik ka sa akin. Ito po yung agenda ng Panginoon dito eh. That they should cry unto God. Dapat ganun ang ginagawa lagi natin in every dealing, in everything that is happening in our lives. We cry unto God. We rely upon God. Pero when we forget and we rely on the arm of flesh, we rely on our salaries, we rely on our boss and our job, we rely on our strength, diyan na, magkakaroon na ng trouble para bumalik ka sa pagtawag sa Panginoong Diyos, sapagkat siya lamang lagi ang dapat mong bigyan ng glory sa iyong buhay. So, ganito po nangyari sa bansang Israel at sa Judah, kaya nagpadala siya ng wicked king. Ito rin ang ginagawa lagi ng Panginoon. Ay, kumbaga pattern to ng Diyos eh. Hindi ito lang minsan nangyari. Pumunta tayo sa Jeremiah 27. May makikita pa tayo isang example doon. Jeremiah 27. Another situation, another king. But totally declared by God that he is in control. And we want to see these things. In verse 5, ang sabi rito, I have made the earth, the man and the beast that are upon the ground by my great power and by my outstretched arm and have given it unto whom it seemed meet unto me. Okay, ulit. Ang ibig sabihin ito, ang sinasabi rito, itong buong lupain, itong buong planeta na to, at pati yung mga hayop at mga tao na nandyan sa planeta na yan ay ibinibigay ko kung sino, kanino ko gusto. Yun ang sinasabi ng verse. Ibibigay ko kung kanino ko gusto. And so let's go to verse 6. And now have I given all these lands into the hand of Nebuchadnezzar, the king of Babylon. Now, Nebuchadnezzar is the first golden empire in the world. Siya ang unang hari ng mga hari sa buong mundo. At bakit niya nakuha yon? Paano niya nakuha yon? Binigay sa kanya ng Diyos. Pero pagtingin ni Nebuchadnezzar sa sarili niyang kapangyarihan, sarili niyang galing ng mga generals niya, galing ng kanyang mga armory, galing ng kanyang mga strategies and tactics sa gera, ang nagpanalo sa kanya, kaya nakuha niya yung buong mundo. At walang makatindig sa kanya na kaharian na hindi niya lulupigin. Pero sa likod nun, eto ang sabi, ibinigay ko yan sa kanya. Dahil sino ba may-ari? Ang Diyos. Kaya lahat ng pag-aari natin, kung makukuha natin, kung nakuha natin, hindi sa iyo yan. Binigay yan ng Panginoon Diyos sa iyo. Yung kalusugan mo, yung kagandahan mo, yung trabaho mo, yung boss mo na mabait, at pati yung boss mo na terror, galing din sa Panginoon yan. Lahat ng tatamasahin mo sa buhay na ito, kung saan ka pinanganak, kung sino magulang mo, Panginoon ang nag-set niyan.
Nasa plano lahat ng Panginoon Diyos yan. Kaya, huwag mong sasabihin yung expression na walang niya naman buhay ito. Nilalait mo ang Panginoon nun. Because God is the one who gave you this life. Yung dati, palalo ako, expression ko yun, binabatukan ako. Pambihira naman buhay ito. Expression ko yun. And I deserve, nagtataka ko, ba't ako sinasampal eh. Kasi, kumbaga, reflection yun doon sa magulang ko na siya nagbigay ng buhay ng ganun sa akin eh. Pero more than that, it is God who gave you this kind of life. Therefore, don't curse. Don't consider it something to be dismayed about. Remove it from your tongue. Purihin mo ang Panginoon Diyos doon sa buhay na binigay siya, because God can turn what everything for good to them who love God. Kung ano man yung dinadanas mo na konting problema, it's not worthy na magpakamatay ka, depressed ka kasi. No? It's for the glory of God to overcome the evil that you are undergoing. See? So, on verse 7, sabi rito, and all nations shall serve him and his son's son until the very time of his land come, and then many nations and great kings shall serve themselves of him. See? Binigay ng Panginoon kay Nebuchadnezzar. At ngayon, binigay ng Panginoon sa hari ng Assyria, which is Sennacherib. During the time, dalawang hari yan. But this time, it is Sennacherib who was being given this opportunity to punish and to get the land of Judah and Israel. He already got Samaria, and now he wants to get Judah, the whole Judah. And God is so powerful and wonderful that even while you are doing your own will, you are performing according to His overall plan. Intindihan natin yan. Habang ginagawa mo yung sarili mong diskarte, yung kung ano yung gusto mo, sa tingin mo, gusto mo yun. Yun ang nakakahiligan mong gawain. Yun ang persuasion mo. Yun ang karir mo. Yan ang decision mo. Sa pag-aasawa, sa pagpili ng trabaho, sa pagpili ng karir, sa pag-stay mo rito or pag-exit, sa pagpili ng negosyo, or sa kasawian sa buhay. Whatever is happening in your life, bawat decision mo, bawat action na nangyayari sa iyo, you are doing it in your own. Nobody is controlling you, nobody is programming you. But even at that, God is so powerful that while you are doing your own thing, God is also accomplishing His own plans. In your life and in the life of others in your circle. Ganong katindi ang Panginoon. Glory to God. Diba? Yung kumbaga parang yung grandmaster, no? Na first move mo palang alam niya na kung paano ka matcha-checkmate. Yung mga naglalaro ng chess, alam yan. No? Alam niya kung saan, ano yung titira mo. Dahil tinira niya to, yan. Oops, alam ko na. So ito, ang Panginoon, hindi lang siguro, a billion moves ahead, alam niya. Because He's the one who set everything in place. Even the smallest atom, hindi nakakawala sa attention ng Panginoon. Naniwala ba kayo doon? Na pati mga atom, atomic particles, ay walang nakakawala sa desisyon ng Panginoon. Kasi pag merong isang atom, isipin mo ha, isang atom, walang control ng Diyos doon sa atom na yun. Ano mangyayari? It's either nuclear fusion or nuclear fission, and this earth is gone because of one radical atom na beyond the control of God. Sabihin, oh, bakit pumupunta? Hindi pwede yan. Oh. Even atomic particles is under God's control. And what more, the minds of men and the decisions
of rulers of this earth. So, isipin natin, halimbawa, let's apply it a little sa ating panahon ngayon. Our President Duterte is under God's control. Yung heart niya, yung mga decision niya. No? Siyempre, yung mga opposition niya, under control din yun. And yung China, ganun din. Yung Germany, ganun din. Yung US, ganun din. And everything is working perfectly according to God's plan. God is not disappointed, or God is not dismayed, or God is not surprised about what's happening. Napansin niyo ba recently, every day may earthquake? Iba-iba. Iba-ibang bansa. No? Every day, 7.5, 6.5, mayroon earthquake na yun. Even the earthquakes, God knows what's happening and when it will come. It's under control. It's a comfort to know ng ating Panginoong Diyos ang may control ng lahat. At hindi siya nasusurprise at di siya nagpapabaya. And even our own will, while you are doing your own will, how can we say this? In verse 6, punta tayo Isaiah 10:6. Now, this was written before it happened. Sabi ng Panginoon, through Isaiah, I will send him, I will send the Assyrian nation against a hypocritical nation and against the people of my wrath. So what happened? Pumunta yung bansang Assyria sa Israel, sa Judah. No? Now, bakit? Ba't siya pumunta? Dahil sinusunod niya ang Diyos? Hindi. Nakita niyo yung prophecy at sinusunod niya ang Diyos at siya'y masunurin sa Diyos? Hindi. Meron siya ibang motibo. Meron siya sariling agenda. Itong bansa na to, bakit siya pumunta sa Juda? Meron siya sariling agenda. Pero yung agenda niya na evil ay meron namang agenda na good ang Panginoon Diyos. Sabay. Parallel. Parang yung panahon ni Joseph, di ba? God, you meant it for evil, but that God meant it for good. So, ganito rin po ang nangyayari dito. God was angry at His chosen nation, and He used His Assyria to punish His chosen people. Walang, hindi pwedeng mag-iba ang desisyon ng Assyria, no? No? Kahit hindi nila alam, hindi sila pwedeng sabihin, hindi, huwag na lang natin lusubin, kawawa naman eh. No? Nasa plano na ng Diyos yun eh. So, sinet up na ng Panginoon yan para maging attractive sa kanila na gawain yun. Sinet up na ng Panginoon yan para pag umurong sila, ay mas masama para sa kanila na hindi sakupin. Kaya talagang, kumbaga, checkmate. Yun talagang pupuntahan ng kanilang desisyon. And if you will read 2 Kings 18, you will see why it is bad for them to go back. And when they went back, it was really a bad deal para doon sa hari ng Assyria. No? His power and control does not make anybody a robot. God can do His will in your life, and through you, He can do something through you. He can bless somebody through you without violating your free will. That is how powerful our God is. And ito yung nakikita natin dito. Basahin natin yung Exodus chapter 9. Ito ang isang display bukod dito, no? Sa parallel verse na to. Exodus 9. Basahin natin yung verse 14. Sabi rito, "For I will at this time send all my plagues upon
thine heart and upon thy servants and upon thy people, that thou mayest know that there is none like me in all the earth. Sinasabi niya to kay Pharaoh through Moses. Sabi niya, papadala ko kayo ng mga plagues. Okay? And so let's go to 16. And in very deed, for this cause have I raised thee up, for to show in thee my power, and that my name may be declared throughout all the earth. Bakit daw si Pharaoh naging Pharaoh? To show the power of God. Bakit daw si Pharaoh ay nagkaroon ng kapangyarihan over the nation of Israel? So that God may be to show in thee my power, and that my name may be declared throughout all the earth. So ang agenda ng Panginoon is yung pangalan niya ay maikumalat sa buong mundo. Ano naman ang agenda ni Pharaoh? Na yung pangalan niya ay kumalat sa buong mundo. Na mabuting hari, magaling na hari at magaling na ruler, na isang sinusunod ng lahat ng kanyang mga tauhan. Yun ang kanyang agenda ni Pharaoh. Pero sa pag-implement ng sariling will, free will ni Pharaoh, ay andon yung overruling will of God. Na kaya kita pinalaki, kaya kita binigyan ng kapangyarihan upang kumalat ang aking pangalan sa buong mundo. Ano nangyari? Verse 27. And Pharaoh sent and called for Moses. Okay. So before verse 27, dumating na yung mga plagues. At sabi, ay, hindi ko kayo papakawalan. Kailangan ko kayo dito, maging slave ko kayo, at wala kayong magagawa. Wala, hindi ko kilala yung Diyos nyo. Hindi ko susundin ikaw, Moses. Dito lang kayo. Walang makakatalo sa aking decree. Pero nung dumating na yung mga plagues, lumambot ang puso ni Pharaoh. Kaya pumunta na tayo sa 27. Ang sabi ng 27, Pharaoh sent and called for Moses and Aaron and said unto them, I have sinned this time, the Lord is righteous, and I and my people are wicked. Sabi niya, nagsisisi na ako. Sige na nga, panalo na kayo. Wala na, bagsak na yung bansa ko. Kami mga masasamang tao, inaamin ko na. At kayo ang mga mabubuting tao. Kaya pwede ba, Moses, pakikausapin mo na yung Diyos mo, tanggalin na yung mga salot. Okay? Pwede ba? So, sige. Sabi ni Moses, sige, paglabas ko, tatanggalin ko na yun. Sabihin ko sa Panginoon Diyos, tanggalin na, kasi nagsisi ka na. Pero, even before that, ay inihula na ng Panginoon na papatigasin ko ang puso ni Pharaoh. At hindi niya kayo papakawalan. Okay? So what happened? In verse 34, ito yung nangyari. And when Pharaoh saw that the rain and the hail and the thunders were ceased, he sinned yet more, and hardened his heart, he and his servants. And the heart of Pharaoh was hardened, neither would he let the children of Israel go, as the Lord has spoken by Moses. Sipin mo yun? Amen. Nakikiusap siya, pakitanggal mo na nga yung salot. Tinanggal yung salot. Nung nakita niya wala na salot, tumigas na naman ang puso niya. At sabi niya, hindi ko kayo papakawalan. Wala na salot. Nagkataon lang yan. Coincidence lang yan. See? So, in all of these things, naririnig ng buong mundo what's happening to Egypt. And therefore, the God of the Hebrews is being glorified by the whole world. At takot na takot sila sa God of the Jews, the God of the Hebrews. Kumalat sila. Kumalat na yung pangalan ng Panginoon because of the hardness of heart of Pharaoh. So, ganun din ang nangyari. Punta na tayo sa 2 Kings 18. Ito na po yung katuparan ng prophecy ni Isaiah
sa 2 Kings 18. Sa verse 9, "And it came to pass in the fourth year of King Hezekiah, which was the seventh year of Hoshea, son of Elah, king of Israel, that Shalmaneser, king of Assyria, came up against Samaria and besieged it. And at the end of 3 years, they took it, even at the sixth year of Hezekiah, that is the ninth year of Hoshea, king of Israel, Samaria was taken." So dalawa yung kingdom na pinag-usapan natin dito, no? Samaria, which is ruled by another king, and then Judah, which is ruled by Hezekiah. So ang unang inatake ni Shalmaneser ay yung Samaria. At sabi, at the end of 3 years, nakuha niya lahat. Nasakop niya yan. As it was prophesied by Isaiah. Natupad na yung prophecy ni Isaiah. Buhay pa si Isaiah, natupad ang kanyang hula. Na pag sinabing hula, it doesn't mean nanguhula lang siya, kundi it is the only translation of prophecy in Tagalog. No? Hula. So natupad, habang buhay pa si Isaiah, natupad. Because pasaway talaga, ayaw makinig. Kala nila hindi magkakatotoo yung sinasabi ng prophet. And so it happened. Ano? And then, pagdating ng "And the king of Assyria did carry away Israel unto Assyria and put them in Hala and in Habor by the river of Gozan and in the cities of Medes, because they obeyed not the voice of the Lord." What is the reason why they were captured? Why the Lord did not help them? "Because they obeyed not the voice of the Lord their God, but transgressed His covenant and all that Moses, the servant of the Lord, commanded, and would not hear them nor do them." Yun. So why? Ayaw sumunod. May utos ng Diyos, ayaw sumunod. May warning, ayaw pa rin mag-repent. So dito minsan, dito sa church, no? May nakakatanggap ka ng warning, pero titigasan mo pa rin yung puso mo. Sunod doon, palo. No? And may, I hope that we have brethren here in BCA na malalambot ang puso. Pliable to God's will. Sapagkat, minsan, hindi mo kaya ang palo ng Panginoon Diyos. No? Huwag mong hintayin. If you obey not the voice of the Lord, you will be given chastisement of the Lord. So ito po ang 13. "Now, in the 14th year of King Hezekiah, did Sennacherib, king of Assyria, another king, come up against all the fenced cities of Judah and took them." So, pagkatapos na yung nasakop na yung Samaria after 3 years, eto naman, bago na yung hari, si Sennacherib, pumunta naman sa Judah. At ngayon, tinetrete naman niya yung Judah. At nakuha na nga niya yung outskirts of Judah. Okay? So this is where we are now. What's happening? Yung bang si Sennacherib ay parang pinrogram ng Diyos or robot nung ginagawa niya yun? Hindi. Gustong-gusto niyang gawin yun. Gustong-gusto niyang gawin yun. At tuwan-tuwa siya na nananalo siya. No? Pero tuwan-tuwa din ang Panginoon dahil natutupad yung plano niya to punish the hypocritical nation. See the blending of God's sovereignty and man's activity? Ganyan po nangyayari sa atin din. Kung ano man ang pinaplano mo, pag natupad yon, ibig sabihin, pinayagan ng Panginoon yun. Kaya nangyari. Walang mangyayari na hindi gusto ng Panginoon mangyari. Tandaan po natin yan. No? Pag nangyari yan, ibig sabihin, pinayagan ng Panginoon yan. It's either pinlano niya or meron siyang agenda bakit pinayagan niya yan. Kahit na yung masama. Kahit na yung mga masamang nangyayari sa mundo, yung mga namamatay na drug pushers, yung mga Christians na nanakawan, sinusunog sa Iraq, sa Libya, mga Christians.
pinuputulan ng ulo. Masama. Hindi pina-prevent ng Panginoon. God has all the power to prevent this from happening. Isang kidlat lang, kagaya ng kidlat ni Elijah. And everything, mako-convert na lahat dyan. Huh? Or panag-inip, kagaya ng panag-inip ni King Ahimelech, na tutulog lang sila, yung mga ISIS, tutulog, tapos mananag-inip, na ako ang Jesus na pinapersecute nyo, kagaya ng nangyari kay Paul. I am Jesus which thou persecutest. Do not kick against the pricks. Pagising nun, Kristiyano na yun. Kayang gawin yun ng Panginoon noon, kayang gawin niya ngayon. Bakit hindi ginagawa? God has a plan. God knows more than us. And therefore, we have to wait upon the Lord. They that wait upon the Lord shall renew their strength. So, ito po ang makikita natin na ang Panginoon ay gumagamit even the wicked. He can control, but He does not control anybody like a robot. And so let's go to another point. God can change your heart so that while you are doing God's will, your heart is right with God. But God did not do this to the Assyrian. Ano ba nangyari sa Assyrian? No? Sa verse 7, Isaiah 10:7. Punta po tayo, Isaiah 10:7. Sa 6, sabi niya, I will send him against a hypocritical nation. Pero sa 7, ito sabi, howbeit, he meaneth not so. See? Papadala ko siya. Pero, hindi yun ang intention niya to punish the hypocritical nation. But, neither doth his heart think so. Hindi niya iniisip na susunod ako sa Diyos. Kasi ito ang tunay na Diyos. Sa puso ko, I am an instrument of God. Hindi. He does not think so like this. Hindi ganito ang frame of mind niya. Pero, sinusunod niya pa rin yung kalooban ng Diyos. Kahit na yung puso niya, mali. Laban sa Diyos. No? It is in his heart to destroy. Yun ang nasa puso niya. To destroy Israel. But in the heart of God, to punish the hypocritical nation. That's God's sovereignty. No? I hope naintindihan natin at nakukuha natin. Importante po na habang kumikilos tayo, tama yung puso natin. Kasi pag ginagawa mo nga, kahit gawain mo ang will of God, pero mali yung puso mo, paparusahan ka rin ng Diyos. Kagaya ng ginawa niya sa kay Sennacherib. No? Na pagkatapos na ginawa ni Sennacherib ng Assyrian ang kalooban ng Diyos laban sa Israel, alam mo nangyari? Pinarusahan yung Assyria. Bakit? Because basahin natin yung Isaiah 10:12. Basahin natin Isaiah 10:12 para malaman natin ang dahilan. Bakit pinarusahan yung gumawa ng kalooban ng Diyos? Wherefore, it shall come to pass that when the Lord has performed His whole work upon Mount Zion, that is to punish Mount Zion and on Jerusalem, I will punish the fruit of the stout heart of the king of Assyria and the glory of his high looks. See? Pagkatapos na naganap ng Assyria yung kalooban ng Diyos, yung mission, yung ginamit siyang instrumento ng Diyos, he performed the will of God, although his heart is not performing the will of God. In his heart, he is not really obeying God.
But in his activities, he obeyed God perfectly. Nakita ba natin yun? No? It is possible pala na while you are doing activity for God, still, your heart is not right with God, you have a stout heart, and therefore, after you did what you did and successfully for God, paparusahan ka pa rin ng Panginoon. Kagaya ng nangyari dito sa kay Sennacherib. Because his heart was not right with God. Ano ba sinasabi ng puso niya habang ginagawa niya? Sa verse 13, By the strength of my hand, I have done it. See? Hindi niya ni-recognize na kaya niya natatapos ng maayos at successful yung trabaho na pinagagawa sa kanya ng Diyos. Eh dahil ang Diyos ang nagbigay sa kanya ng tagumpay, ng dunong. Pero ang sabi niya, ito, kamay ko to. Ang galing ko kasi. Kaya, anong nangyari? Binalikan siya ng Panginoon. No? Kaya po, importante that we have a right heart with God while we are doing our own activities for God. Ano ba ginagawa natin minsan? Let's apply it here. Nag-attendance tayo. No? Ma-attend tayo ng church. Pagka ba ma-attend tayo ng church para sa Panginoon? Hindi para sa sarili? Or para pakitang tao? Pag nag-offering tayo, para kasi ba, barya lang? May access tayo? Or para malaman nila na giver ka? Or talagang your heart is right with God and you want to please God? Pag nag-i-invite ka at nakakarating dito yung in-invite mo, sasabihin mo ba, ang galing ko, na-invite ko sila, kaya naman sila pumupunta dyan dahil sa akin. Kasi hanga sa akin yung mga tao na yan, kaya kung hindi lang ako nag-invite sa kanila, hindi pupunta yan. O iba nag-invite dyan, hindi pupunta yan. My hand did it. My face did it. See? Or is it, our heart is, Lord, salamat po at pinaunlakan nila. It is you, O God. Yes. Ikaw, ang dahilan kung bakit sila dumupunta rito. Yes. Kasi pinalambot mo yung puso nila. Isang imbita ko lang. Imposible yan sa akin, Diyos. Yes. Diba? Yun ang nasa puso mo. You give God the glory, not your hand. Not your own attractive persuasions. So, in everything that we do, even in our job, when we are successful in our job, when we acquire things for our own self, let's give God all the glory. And then God will be pleased to give us more. And to, because we are humble before the Lord. Itong tao na to, Assyrian king, he had a stout heart. Sama pala yung matabang puso, no? Minsan, expression natin, nakakataba ka naman ng puso. Masama pala yun. No? Kasi sabi rito, pinarusahan siya dahil mataba ang puso niya. Now, literally, ang matabang puso, masama dahil heart attack ang aabutin mo. Pero, metaphorically, masama din. God used a metaphor. He had a stout heart. Ibig sabihin, mayabang. Mayabang ang puso niya, eh. No? Binibigyan siya ng kapangyarihan ng Diyos, tapos sasabihin niya, akin ito. Glory ko to. Galing ko. So, yun, naparusahan din siya. Ano nangyari sa kanya? Pag binasa niyo po yung 2 Kings 19:35, dahil after the prayer of Hezekiah, pag gising nila, 180,000 yung patay na Syrians. Pag gising nila, patay sila. Nakakita na ba kayo na gumising? Pag gising, patay.
no? The angel of the Lord, after the prayer of Hezekiah, Panginoon, I am serving you. Sabi ng ni Isaiah, hindi, walang kahit isang pana nalilipad sa siyudad na ito. Palagay niyo ba nung sinabi ni Isaiah as a prophet of God, wala ni isang pana, may pana kayang makakawala? Sipin mo, gano'ng kadali yung papana kang ganun. So even the stretching of the bow and the launching of an arrow is controlled by God. Mm-hmm. Nothing escapes the power of God. At pag sinabi niyang walang lilipad na pana dyan sa bayan na yan, walang nakalipad. Bakit? Nung handa na sila na magpalipad ng pana, dahil natulog sila, dahil kinabukasan, gera na, pagtulog nila, the angel of the Lord came, 180,000 patay. Sipin niyo, that is direct death penalty. No? By the power of God. So, nawala yung angas ng hari. Uwi siya. Ha? Umuwi siya sa kanila. Pag uwi niya, pinatay siya ng mga tao niya. Dahil talo siya sa Juda ng liit-liit. No? Ang liit-liit na bansa, ang dami niya nasakop, at nagmamalaki siya, wag na kayong magmalaki. Binigay na kayo ng Diyos niyo sa akin. Huwag na kayong magmalaki. Sumuko na kayo. Pero, mas powerful ang Diyos ng Israel. The God of the Jews is in control. And because he had a stout heart. So, anong kaibahan natin? Anong ang mensahe natin? Alam nyo, mga kapatid, mga kaibigan, bakit yung iba sa atin submissive to the will of God? Tama ang puso. Because God has given you a new heart. You know, all of us, by default, we have a wicked heart. We have a heart that will disobey God in any way. It is only by the power of God, puri ng Panginoong Diyos, na binago niya ang aking puso. Tinanggal niya yung heart of stone at nilagay niya ng heart of flesh. Nagkaroon po ng heart transplant. Unless God gives you a new heart, your heart will remain wicked. And then, it will happen to you for all eternity. If God will not change your heart, for all eternity, you will be wicked. Pero, praise God, ngayon araw na ito, habang meron pang grace, God is changing hearts. And I hope that you pray. Kung ikaw ay hindi pa nakakaranas ng saving grace ng Panginoon, confused ka pa, ikaw ba'y saved na? Meron ka na bang personal relationship kay Jesus Christ? O wala pa? Meron ka pang doubts, hindi mo pa alam? Ano bang tama, anong mali, ano ba dapat? The only way you understand this message that God is sovereign over your life is if God will change your heart. So, lumapit ka sa Panginoon. Tumuod ka sa Panginoon, sabi mo, Lord, change my heart. You're my only hope. If you will not change my heart. Meron mga umaatin sa atin dito, no? Pag tinatanong ko, okay na ba? Do you understand now? Sabi niya, malapit na, Pastor. Yeah. Hindi pa rin eh. Pero malapit na. No? I hope dumating ang panahon na nakuha mo na. Yeah. I hope that dumating ang panahon na pinalitan na ng Panginoon yung puso mo, binuksan na niya yung understanding mo, so that now you know that Christ is in you, the Holy Spirit is in you, that grace has come, your heart is changed, and that you are now saved. Tumayo po tayo.